ng panahon, no? Hindi natin namamalayan na andito na pala tayo. Naalala ko pa nung first time kong makita yung buong BG. Aaron, tama ba? Aaron, good to meet you, man. Sobrang saya. Hanggang sa sinopresa ako ni Bon na maging parte ng grupo. Maraming salamat sa'yo, Don Marco, kay Bon, sa chance na binigay niyo sa anak ko, sa lahat sa inyo. At Don, kinuha niya ako bilang editor ng BG. Nagpasya na rin kami magsama-sama sa iisang bahay. Maraming nangyari, naging masaya, naging malungkot, at umabot sa punto na kailangan muna namin maghiwalay-hiwalay. Lumipas ang mga ilang buwan, nag-move na rin kami sa panibagong bahay. Dito sa bahay na to, nabuulit yung pangarap na mutikan ng mawala. Nag-move na rin si Lamin, si Bostoni, at si Erwin. Napakasaya ng mga nangyari sa loob ng isang taon. Dito, naramdaman ulit namin yung saya, sigla, at syempre, isang tunay na pamilya. Pero... ito na ako, boys. Yeah, boy. Tuloy mo lang tol, good luck sa bagong chapter ng buhay mo. Kills. Uy, ingat, ingat ah. Boy. Alis na ako, pre. Yun na pala yun, boy. Kung hindi ka nagpapaalam, biglang-biglaan kang umalis, boy. Alam na, pre. Saan punta? Uy, nagago. Gaingat. Bibing, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. 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 Now, ingat ka, boy. Sayonara, my brother. Pakasaya ka sa'yo yung paglalakbay, kaibigan. Kaya nga, mag-ingat ka. Ano naman, pre? Mamimiss kita. Mamimiss din kita, boy. Pre. Hey, pre. Pakabihis ka ata. Alis na ako. Saan punta? To the moon. Sige. Bad. Want now. Boy, maraming salamat sa lahat, pre. Sige, boy. Mukha. Ingat, man. Ingat, man. Sige, Don. Parang ito, parang iiyak. Mag-usap na tayo. Parang iiyak ang butang yan. Hindi, boy, syempre. Naman na, pinagsamahan natin, boy. Pero kasi, para mas matulungan kita, kailangan ko munang tulungan yung sarili ko. Babalik naman ako, pre. Ingat, man. God bless, man. Boy. Si Angay, hindi ko lang basta editor yan eh. Tinuring ko na rin na parang kapatid ko yan. Yung mga pangarap namin sa buhay, hindi magkalayo. Yung mga pinagdaanan namin nung bata kami, parehas na parehas. Kaya yung parehas kaming gutom sa buhay, yun yung pinakagusto kong parte kay Yang A. Bakit talagang parang kapatid na yung turing ko sa kanya? Kasi alam kong nandyan siya kapag kailangan mo talaga ng tropa. Tinuturing ko talaga siyang kuya. Tapos ano niya ako, bunso. Parang ganun na. Masarap siya kasama. Every time na mag-edit. At siya yung partner ko. Naging part na siya ng buhay ko. Kahit paunti-unti yung mga samahan namin, nagiging malalim na siya. Siya agad yung nagbigay sa akin ng advice sa buhay. Hindi lang sa editing, pati na rin sa what is the reality. Sobrang mahalaga siya sa akin. Nung nalaman kong aalis na si Yang, syempre, mixed emotions. May part na malungkot kasi syempre, may hiwalay na yung kapatid mo. Lungkot ako kasi mabubuwasan yung tao dito sa BG. Nagulat kasi biglaan eh. So like, wala sa plano eh. Bigla lang nabalita sa akin na aalis na pala si Yang. Alam ko magiging mahirap kasi pucha siya yung partner in work ko eh. Di ba kung meron tayong partners in life, meron tayong partner in work kung saan doon na kami nag-click eh. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, 1.8 million subscribers ata ako nung pumasok si Yang A, 1.5 million, no? Magiging sobrang laking adjustment. Nakakalungkot kasi hindi lang ako mawawalan ng editor. Mawawalan pa ako ng tinuturing kong kapatid dito sa bahay. Sa buhay, para tayong ibon. Minsan, kailangan mo talagang lumipad mag-isa. Masaya din ako para sa kanya kasi gagawin niya na yung gusto niya. Yan, pre. Kung saan ka man pupunta, ingat ka palagi. Galingan niya lang sa journey na tinatahak niya. Alam kong magsasucess ka kasi masipag kang tao eh. Napatunayan ko na yan sa loob ng ilang taon natin na pagsasama dito sa BG House. Kaya naniniwala ko kay Yang A na one day makukuha mo yung success. Sana keep striving your goals at sana maging successful ka sa tinatahak mo na pangarap. Huwag panghihinaan ng loob. Maniwala ka na sa sarili mo at
Kakayanin mo yan. Move in silence. Si Lord na ang bahala dyan. This is the time na pipiliin mo na yung sarili mo. This is the biggest chapter ng buhay mo. And I hope na lahat ng mga learnings throughout the years na magkasama tayo, alam ko sobrang laki ng natutunan mo and you're ready for this. Para tayong nasa gera, tayo ang sundalo ng buhay. We face battles every day na sana matagumpayan mo. Madadapa tayo, magkakamali tayo, pero bad, alam ko, titingin ka lang sa taas and you will always stand up na dapat pangatawanan mo kung ano yung pangarap mo. Walang susuko, consistency is the key. Let's go. Ito na yung mga bad. Sobrang dami kong mamimiss dito. Lahat na masasayang alaala. Lalo na dito sa kitchen. Dito kasi ako lagi nangunguha ng pagkain eh. Sa banyo, kung saan ako palaging tambay. Pero minsan, kailangan mong iwan kung ano yung mga nakasanayan mo. Kailangan mong lumayo para mas makilala mo pa kung sino ka talaga. Sundin mo yung sinasabi ng puso mo. Tuparin mo kung ano yung pangarap mo. Habang may buhay pa tayo, gawin na natin yung mga bagay na kaya pa natin gawin. Dahil mabilis lang ang oras, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Kaya kung may pangarap ka, kagaya ko, maniwala ka lang sa sarili mo. Kayang-kaya natin maabot yun dahil kapag andyan si Lord, walang imposible. Uy, gumising ka na! Aray! Oras na! Mag-i-edit ka ba? Ha? Anong i-edit ko? Aray! Malamang yung vlog mo! Yeah. Sa panong parang totoo! Uwi na mo gagunso! Ang sakit! Ganun sa mga ano, professional skill, kailangan masang matakot. Gagunso talaga. Parang lang kita sa mukha eh. Ano bahala dito? Ano ba? Ato, Rodrigo. Galing mo lang, boy, ah. Hey. Saan punta? Ayan. Now. Ingat ka, boy. Do, yun lang. Kalak.